Meron siyang bone marrow, itcharon bulaklak, karne, fried siomay. Wow, grabe. Mukbang ah. Mukbang ah, ito yung review eh. Yung namnam ah. Ganito pala lang sa ng bone marrow. Six ng umaga, we're good to go. Kuya, okay? Okay, bro. Aalis na ulit kami, papunta ng Laguna. So kagabi ay, alas 11 ng gabi, dumating sila Boy P. And medyo inaantok na. So kaya kailangan na namin magpahinga at magpa-umaga na dito sa first time Moto Main. And ngayon, magbaban kami. Isasakay ko na lang si Bisti na sa ganon. Meron pa rin tayong lakas sa mga pupuntahan natin ngayong araw na to. Goods to go na si Bisti. Nakatali na rin para hindi na siya magagalaw. Ang bag na pang Doraemon. Diyan nga! Okay. Bye-bye, Mimi. Away, tumat. Bye-bye. Bye-bye. Ha? Namusyaw ka na rito. Dito tayo sa harap. Kailangan nating daldalin yung driver dito kasi para hindi antukin. Tanungin muna natin sa Boy P ang kung anong experience niya sa tuktok. Bro, anong experience sa tuktok? Para ako nakakotse, bro. Tapos? Ano yung feeling niya? Akala ko dati matagtag. Medyo nakakapanibago lang kasi tatlo yung gulong. So medyo may konting kabakaba lang. Pero habang tumatagal naman sa biyahe, nalalaman mo kung paano mo siya laruin. Bubanking sa loob. Kasi ako lang yung nakikita mo doon nagbabanking lumalabas. Uh-oh. Pero kaming lahat doon sa loob gumaganon. Ay, kayong lahat apat? So ngayon ay diretso na tayo ng Palaguna. So ito yung sinasabi ko sa inyo, from north to south na ride. Pero ngayon, sakay muna tayo para meron tayong energy mamaya. Saka para mabilis din yung biyahe natin, expressway tayo. Ngayon, dito tayo sa Skyway Stage 3 kung saan nahuli rin tayo dito. Kasi yung catch line nila dati, hindi ko talaga makita kung saan. Nakala ko kahanay lang. So ngayon, kung makikita nyo, kitang-kita na rito yung mismong signage. Ayun, cash RFID with insufficient balance. Kakaliwa. So pagka dumaretso ka, huli ka. Meron ng enforcer na mag-guide sa inyo. Ayan, oh. Yun, oh. Balance. Unlock yun. Laki ng balance ah. Nagulat din ako. Dito yung cash lane, no? Yan. And pwede rin kayo magpakamit ng RFID dyan. After ng cash lane. Ayan dyan. Tanyo, 60. Ibig sabihin nun, kailangan limited to 60 kph lang yung takbo nyo rito. May mga camera dito at pwede kayong mahuli. Paparahin kayo kung saan merong dyan. Enforcer. Higpit dito. Higpit, no? Pagsak si Kaalabex. Para napagod si Kaalabex ah. Okay, Kalamba exit na tayo ng SLEX. And idadiretso na namin hanggang sa Liliw. At ang makikita nyo ngayon, si Beastie na nakarating ng SLEX tsaka NLEX. Plus Skyway pa. Ang Honda Beat. Na malakas. Gugutom ka na ba? Gutom na, bro. Gutom na. So nagkape lang kasi kami sa first time moto. Doon na lang ang siguro kami sa Liliw maghahanap ng kakainan doon. At alam ko maraming masasarap na kainan doon eh. Okay, Los Banos na tayo and malapit na tayo sa first time Moto Laguna. And mamaya ituturo ko sa inyo yung daan na shortcut na lagi kong dinadaan para mas mapabilis kayo mapunta ng Liliw. Kasi
Kung dadiretso pa tayo doon sa dinadaanan ko lagi sa Sambat, papapalayo tayo. Pag dito kasi sa dinadaanan ko sa Maykalawan, mas mabilis, ang labas mo na kagad nagkarlan. Kaya pala traffic dito sa Los Baños, eh meron ditong kotse at saka truck na ewan ko nabangga or nasagi. Ayan. Babae driver? Babae, oo, ayan, tumatawag si ma'am. Ayun lang. Malapit na kami sa first time moto. Ayan o, haba ng traffic oh. Holy shit. Hello, good morning first time moto. Bukas na sila, alas 9 nagbubukas no? Nung dumangas ako dyan, pagka meron akong Honda ride test, mga 8, sarado pa sila. Kaya kung bibili kayo sa first time moto Laguna, alas 9, sigurado, bukas na sila. Malapit na tayo sa crossing ng Bae, and dito tayo liliko, pakanan. Kasi pag dinaretso natin yan, mapapalayo tayo, dadaan pa tayo ng Victoria, dadaan pa tayo ng Pila, and saka pa lang tayo kakanan papunta ng Liliw. Ay madadaanan din yun naman yung aming bahay doon, which is yung sa barangay namin. Eh pag dito tayo dumaan, sigurado mas mapapabilis yung biyahe natin kung galing kayo ng Maynila. Pero kung galing kayo sa Kabundukan, Antipolo, Pililla, tsaka Mabitak, doon ang dapat kayo liliko sa may Sambat Bubukal. Ayan, dire-diretsuhin nyo lang to Kalawan. Pagdating sa dulo may makikita kayo na pinya na malaki. Ayan, makikita niyo yung view. Oh. Ilang beses ka nang dumaan dito, kuya? Napakadabi na. Maliba sa mga food trip dyan, dadaanan natin ng Philippine Lupe, di ba? Manila to si Puma. Kaya pag dumadaan ako dito, dinadaanan ko na lang. Ilang beses na natin daan. Ayan. Sige, magandang mga kapulukan dyan. Maganda view. Nakaka-relax, no? So, sa mga matagal na rin nakapanood sa amin at sa akin, alam nyo na na lagi ko rin doon dinadaanan. Lalo ng Philippine Loop namin, nadaanan namin. Dito ko sila idinaan ng Philippine Loop. Okay, narating na natin yung dulo and makikita nyo, yun, no? Bubungad sa inyo yung malaking pinya. Ibig sabihin ng pinya na yon, nandito na kayo sa Kalawan, Laguna. Diretso? Oh, diretso tayo. Kaliwa. Ayan. Diretso tayo kuya dito. Diretso dito sa. Kasi pag ako maliwa tayo, ang labas na nito, Victoria. Malapit dun sa Itek. O yun sa may shop ni Kapwa, makikita nyo dun. Ayan yung mga barangay ng nagkarlan na madadaanan natin. So, pag dito kayo dumaan nga pala, ingat lang kayo sa mga tricycle dito. Kasi minsan, biglang lumiligo, alam nyo na. Tayo mag-a-adjust dito, hindi sila. Yung nakikita nyo, nagbubumangking ako pagka sa video, eto, dito na yung lugar na yun. Magandang bankingan dito. Ayo. Medyo takot si Kuya. So, itong lugar na to, ito, itong may kanto na to. Ayan. Diyan po yung papasok papunta sa amin. Ayan. May nakalagay na, this way to Barangay Sibulan. Ayan. Nadaan ako dyan. Nadaan ka na. Oh, hinatid ko kayo, no? Yun yung party nga kung saan ako nagtetesting ng ano, ng ilaw, pagka meron tayong bagong ilaw na ikinabit. Kasi sobrang dilim talaga sa party nga. Banking ka? Oo, oh, banking yan. Dapat tingin tayo sa malayo. Kapag babanking ka, pwede pinigin sa harap. Doon sa malayo? Doon sa malayo, masama ko. Para iwas ilaw. Medyo hindi applicable sa L300. Not applicable sa 4 wheels. Dahan lang. So pag natating mo yan dulo ng kalsada na tinahak natin, main road, may makikita kayong sign. Ayan, saan na papunta? Liliw, Mai Hai. And dito sa kanan ko makikita nyo yung munisipyo ng Nagkarlan. So pag kumanan tayo dito, ito yung pinuntahan nila Boy Pina. Underground Cemetery. Yo! Alam mo na. Pwede ka na. Sabi mo eh. Di ba naliligaw pa rin ako dito, pero ayun, maganda yung may direction. Kakaliwa kayo pagdating dito. Okay, kanan tayo.
Ayan, dyan tayo kumain ng Philippine Loop, ah. Ayan, o. Dito makikita rin natin yun, o. Family ng bayan na nagkarlaan. Ayan, o. Bagong tayo pa lang siya. Pinalaki na. And simbahan ng nagkarlaan. Ayan po. O. So ngayon, kakaliwa tayo dito, tapos kakanan. Yun na yung papunta ng Liliw. So dire-diretsuhin na lang natin to para makarating na tayo ng Liliw at makakain tayo doon. Doon na namin piniling kumain sa Liliw. Sa ganun, malapit na kami doon sa pupuntahan. Pagdating dito sa pababa na to, ingat kayo kasi sobrang tarik nito. And hintayin nyo kung may kasalubong kayo, magbigay kayo ng daan. Ayan. Accident prone area kasi itong kalsada na to. Ayan, katulad niya ni Kuya, nakamotor, oh. Hindi na makabante. Ayan, yan ang kalimitang pagkakamali dyan. Pag-akyat? Pag-akyat, primera lang. Primera lang. Oo. Tapos, kung may kasunod kayong pakyat, dumistansya muna kayo. Hayaan nyo muna kung muna silang makaakyat bago kayo sumunod. Dami na kasi na-aksidente sa ano na yan, pakyat na yan. Yes, Liliw na tayo. I love Liliw. Dito na tayo sa bayan na Liliw. Diretso lang, Kuya. Kakanan tayo dyan, Kuya. Kasi pag dinaretso natin yan, diretso tayo ng Magdalena, ang labas nyan. Ayan. Ayan, Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. Ito yung lugar naman kung saan lagi ko naman hinahatid yung asawa ko. Sa mga lagi nanonood, alam nyo na. And dito, syempre, ang sikat pagdating ng Liliw, Chinelas. Kung saan dito yung Chinelas Festival. Ginaganap tuwing May. Sabi nyo nga makikita ang footwear. Samot sa aring mga chinelas. Pwede kayo mamili dyan. Ayan, kaliwat kanan. Makikita nyo, panay chinelasan. Tsaka pwede rin sapatos. So, hahanap lang kami ng kakainan dito. Although marami rin naman kainan dito. Pero, ano bang gusto mo, Kuya? Pare siguro. Yung may sabaw, bro. Para matanggal yung antok. Sige. Okay, Paresan daw tayo. Pares Gaming tayo. Alam ko, meron ditong bago eh. Diretso lang, Kuya. Ayun, oh, laking chinelas, oh. Yan. Yeah. So ito, dito na napasok asawa ko. Diyan yung school niya. Kaliwa tayo, Kuya. Dito, kaliwa ulit tayo dyan. Alam ko, dyan ang maraming hanay ng kainan eh. So ito nakikita nyo sa kaliwa natin. Yan yung munisipyo ng Liliw. And basketball court. Ancestral house. Ayan, dito tayo. Ito, may nakita ako. Pares sa'yo. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito, Paresan. Hanap lang tayo ng paradahan. Ayan, dyan. Pwede dyan. Ito na, ano mo. Wish mo. Pares. Pares. Matik yan. Nasa unang, ano natin yan, na pag sinabing ride, biyahe. Pares. Pares ang unang mo. So order na tayo dito. And okay, so hindi lang pala Pares yung meron sila rito, meron din pala sila mga top silog na pwede nyong orderin dito. And then meron silang mga sides, which is ito, chicharon, bulaklak, lumpiang Shanghai. Ayan, nakikita nyo, so pwede natin siyang orderin. So sila Boy P, Lasadik, and Ate Prisha, naka-order na sila. Ang kanila ay ano yun, Pares Overload. So yun na rin, umorder na rin ako ng Pares Overload. And dinagdagan ko na rin ng chicharong bulaklak, lumpiang Shanghai, at saka siomay, kung ano pa yung mga nandito, para naman masulit natin. And tanongin natin si ma'am, or si sir. Sir, may nakita kasi ako dito, for deliveries. So yung for deliveries nyo, ang abot hanggang saan? Hanggang nagkarlan po, may hay, kalumpang. Abot sa amin ah. And then done. And then, mode of payment, pwedeng GCash. Opo, pwede po talaga. Pwede po, meron po yung QR code. Yun. So ito, kung order kayo or dito kayo kakain at wala kayong dalang cash, meron naman yung GCash nyo, pwede pala kayo magbayad ng GCash. Ayan.
Pwede rin po sa Magdalena. Ayun po, Magdalena. Magdalena pwede rin. Oh, ayun pa. Umabot si sir, Magdalena. Pinaka best na laging in-order sa inyo. Paris overload. Ako, actually lahat. Actually lahat. Pero Paris overload, kailangan talaga matikman ng kahit sino pa. Talaga po. Ayan, makikita natin, matitikman, makakain natin mamaya Paris overload ko anong itsura at anong lasa ng kanilang pinagmamalaki dito. Thank you, sir. Thank you. So dumating na yung Paris overload na in-order ko. Tingnan nyo naman kung gaano ka-overload na makikita nyo ngayon. Maglaway kayo. Meron siyang bone marrow, chicharon bulaklak, karne, fried siomay, chicharon. Wow, grabe. Overload talaga. Tapos yung kanin nila, pagka overload yung in-order mo, ganito karami yung kanin na serving nila. Yun oh. Sobra-sobra na siguro sa akin to. Kamustahin natin ang lamesa ni Madam Prisha. Ayan, dami niya na. Galit-galit muna kami, mga magkakasama. Kanya-kanya muna kami ng kain. Kulang pag walang kanin talaga. Ay, ba to? Parang kailangan ko ng rescue dito ah. Dami. Mukbang ah. Mukbang ah, hindi ka review eh. Bone marrow. Oh, yan, yan, yan. Ngayon ako makakain talaga ng bone marrow. Totoo? Hmm. Hindi ko nakakala ng mga, ano yun, tagaytay. Ang nasa isip ko, mahal ang ano yun. Mahal yung ganito pag sa bulalo. Nam-nam ah. Ganito pala lasa ng bone marrow. Oo. Adik. Pero, mabis na maka-high blood? Cholesterol lang. Ah. Bawal kay pressure. Ganito pala lasa nito? Ah. Nakakaanan, nakaka-addict. Ah. Oo, dandan lang. Ayaw mo Shanghai. Tayo talang natin na parang pagkain tayo mamaya. Daming laman! Sabog ang tsangko nito. Kaya kakunti lang to. Madami pala. Siomay. Chicharong bulaklak kung favorite nyo. Tapos nakulangan kayo dito sa Park Overload. Pwede naman kayo humingi ng add-ons or umorder ng add-ons para masatisfy yung cravings nyo sa chicharong bulaklak. Masak na ako po. Nalulungad na ako. Yung isa palang Paris overload, hindi pala kakayanin ng isang tao kung katulad ko na hindi naman ganun kalakas kumain. Sa kanin palang, ang dami, pandalawang tao to eh. Tapos, meron pa, sobrang daming laman. Ang bes kong nabusog. Ang daming laman, sabi na rin yung busing. Pwede naman siguro ipabalot to, no? Sayang eh. Pabalot na lang natin. Hindi ko nakakayanin to. Tapos na kaming kumain at pinabalot na lang namin yung mga natira namin. Yun. At meron pa kaming order ng mga top silog. Pakita ko muna. Siyempre, Sharon tayo eh. Ganun talaga. Ito pa yung mga in-order namin, which is mga bang silog. Kaya meron sila mga dito, long silog, half silog, top silog, spam silog, liempo. Ito, subukan nyo to, liempo silog. Yun. Ano bro, satisfy na cravings mo, Paris? Parang puputok ang tsango bro, sa sobrang dami ng kinahin ko. Ako rin, parang puputok naman yung bato ko. Parang kailangan lang namin ng chill, hindi na yata kami siguro makakapunta ng kilangin. Ano tayo, iikot doon, babalik tayo, tapos diretso tayo doon sa may school. Nabusog ako doon, parang sumakit bato. Dadaanan ko muna yung asawa ko at hindi ako nakauwi kaagad eh. Siyempre nag-aalala yun, kailangan ko muna ang puntahan sa school. Malapit na lang naman eh. Kaliwa? Ayan, kaliwa, pwede dyan. Tsaka nga pala, ibababa ko na rin si Bisbee. Para mamaya hindi na ibababa. Kaliwa? Oo, kaliwa.
Dito na tayo sa school ng aking asawa. Yan dyan, kuya. Parada man dito tabi. Ah, school? Akala ko sa bahay niyo. Hindi, dito lang tayo. Nandito na siya. Nandito siya ngayon eh. May pasok eh. Dunes ngayon ah. Dito natin bababa si Misty? Oo, dito na natin baba. Okay. Sa susunod ganyan, sasama kayo na hindi kayo nanonood lang ha. Ayun kayo na ulo eh. Oo. Kayo talaga eh. Sumusobra kayo ha. Pagkababa kay Misty, hatid ko lang ng pagkain ng asawa ko. Boss! Good afternoon. Good afternoon. Hello! Husband ko po. Hello po. Hi! Hi! Ate! Ha? Kamusta? Pasaway ba? Alagaan mo si Bochog. Uy! Halika rito! Yan eh! Alagaan mo! Ha? Sagot! Aba! Eh kung di ka sasagot, paano namin bibigay? Ah, bye Sir Ken! Bye! Ito susi, ikaw mag-drive. Eto, ta ta ta. Pahinga. Pahinga, hindi ako papasok bukas. Ano, okay kayo dyan? Ah, sige. O, dandaan ka. O, tara. Sila sa dikang ang kausap ko ngayon, hindi asawa ko. Let's go. O, tara. Tara. Let's go. Okay, pauwi. Checkpoint. Eh, isod mo nga, pre. Isod mo, isod. Yan. Nakarehistro din yan. Parehas naman akin yan eh. Asa akin, sir? Akin pong motor yan. Pinadrive ko lang po. Ba't anong meron, sir? Ba't may checkpoint? Taga dyan lang naman ako, sir. Okay na, sir. Okay na. Buti, dala mo lagi lisensya mo. Buti na lang. Ay, nako. Ito na sila eh. Kanina, may nakasalubog na rin ako sa Meñas na merong checkpoint. Wala naman tayong pangamba eh. May lisensya naman tayo tsaka ORCR. Nakarehistro na itong dalawang motor eh. Wala tayong problema dun. Okay, here we are. We're home! Finally! Hi! Namiss ang daddy? Namiss ang daddy, ha? Ang lalaki niyo na. Ang dami niyang tachi. Ang dami niyang wiwi. Mamaya. Ay, sa wakas. Nakauwi rin. Ito na yung in-order ko sa Shopee. At dumating na. Tingnan natin ha. Alam ko magiging interesado rin kayo. Pero hiwalay natin yung pagre-review nito o tsaka unboxing. So papakita ko lang muna sa inyo. Ayan, ito. Ayan, ano ba to? Kandao Kukam 360 degrees and 3D camera. Ayan o. May presyo pa. Pero mura lang natin ito nabili. So abangan nyo yung unboxing natin at review and kung magkano ko siya nabili. This is a 360 camera din. And maliit lang siya. Okay? So hanggang dito na lang itong vlog natin. At nandito naman sila Kuya Boy P. Mamaya uwi na rin sila. So asikasuhin ko muna. And kita kayo sa tayo sa susunod na vlog. Ride safe, stay safe sa inyo lahat. Share the good vibes. And syempre, God will always provide. Aywa!